Ito hong kasong pagnanakaw ho ng iyong identidad ni ikaw. Si ikaw ninakaw yung identidad ni ako. Si ako ngayon, nagkaasawa bigla, na kung tutuusin, single pa siya. Si ikaw, nagnakaw ng identidad ni ako. Si ako, kasama natin ngayon. Para wag ho kayo maguluhan. 2008. Nakilala ni Stephanie si Mirasol Flores sa Davao del Sur nang mamasukan siya bilang kasambahay. Makalipas ang isang taon, nagkita sila muli at nag-alok ng bagong trabaho si Mirasol. Hiningaan ni Mirasol si Stephanie ng diploma bilang requirement sa inaalok na trabaho. Pero nito lang nakaraang taon, kumuha ng Certificate of No Marriage o CENOMAR si Stephanie na nakatakdang ikasal noong December 2019. Pero laking gulat at gigil niyang malaman kasal na pala siya na hindi niya alam na may papel siyang kasal siya. Walang kaalam-alam sa kagawan ni ikaw, si ako, si Stephanie. O ngayon, ang kanyang, sa kanyang pag-iimbestiga, etong impostor na si ikaw, na si Stephanie, bogus that never was, ang gumamit ng kanyang pangalan, si Mirasol, kung paano ay puputuloy ng kasal para matuloy ang tunay na kasal ni ako, ang totoong si Mirasol, yung ikaw na bogus. Abay, eto hong kwento, panoorin. Ninakaw lang identidad mo. At paano nangyaring ninakaw yung identidad mo? Ninakaw yung pangalan mo at nagamit yung pangalan mo. Anong ginamit niyang mga ebidensya? Birth certificate? School records? Ako po si Stephanie Castillo, taga Davao del Sur. Pumunta po ako dito sa Bitag para po ireklamo yung si Mirasol Flores na nagamit ng aking pangalan at saka sa buong detalye ng birth certificate ko. Magpakasal sana ako nitong December 22, hindi natuloy. Kasi po, kumuha ako ng CENOMAR, pagtingin ko po sa CENOMAR kung married na po yung nakalagay. Nag-research ako sa kanila, tapos yun po, nalaman ko na ginamit pala ni Mirasol Flores yung aking buong pagkatao. Ginamit po niya ang birth certificate ko para po siya ay makasal sa iba. Hindi ko po matanggap. Buong pagkatao ko, kinuha niya sa akin. Tapos, paano na yun? May dalawa akong anak. Tapos, gusto kong magpakasal na sana kami. Hindi na tuloy dahil lang sa kagagawan niya. Masama po yung loob ko at saka galit talaga ako sa iyo kasi sa hirap at ginhawa yung ginawa mo sa akin. Tatlong araw ako dito sa ano. Sa Maynila. Walang matulugan dahil sa kagagawan mo. Panagutan mo yung lahat. Okay. Okay, kasama natin ngayon si Stephanie. At the same time, mas maganda siguro, kausapin muna natin yung Registration Officer 5, Philippine Statistics Authority si Thelma Kahandang. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Thelma. Ay, good evening po. Thelma Kahanding po. Oh, Kahanding. Okay, Kahanding. Ha? Oh. Hindi Kahandang. Ma'am, sorry for that. You know, alam ko naman the first commandment, the Swedish name, correct? Eh, nagkamali ho kami at nagkakamali. Tao lang po. Ano? Ma'am, ano, itong situations, lumapit ho sa atin itong nagko-complain na lumalabas na gulat na lang siya, ninakaw yung kanyang identidad, nagkaroon daw ng tribal marriage at ginamit yung live birth certificate niya na siya ngayon gusto niya magpakasal, hindi siya magpakasal kasi lumalabas dyan sa PSA na siya ay married na. Eh gusto niya magpakasal sana last year, December, nung malaman niya, kasal na pala siya. At may dalawa siyang anak, kahit gusto niyang pakasal, nadagdagan ngayon dahil may dalawang anak naman yung si ikaw na bogus na si Stephanie. Itong si ako na Stephanie, kasama namin, si ikaw makikita sa picture may dalawang anak. So, parang lumalabas kung bibilangin mo, apat ng anak dapat nitong si Stephanie. So, dahil doon sa sinasabing tribal marriage, ma'am, legal na dokumento ho to. May falsification dito, krimen ho to.
Paano ho natin matutulungan si Stephanie na tuwirin ho itong sitwasyon? Kasi pag mga ganitong legal documents, requires legal action, certification, ano hong inyong matutulong, ano hong inyong ma-advise para ho kay Stephanie? Opo, ganito po, TSA naman po ang repository ng mga documents na yan. So, meron posibleng baka may mga kopya kanina ng mga dokumento. Ngayon po, kailangan makita ng TSA kung ano man yung mga available na documents para mag-check namin yung authenticity ng mga documents na yan. Kung talagang yung TSA pagaling yan or totoo yung mga dokumento na hawak niya ngayon. Alright. Ma'am, umamin ho si Mirazel Flores, yung inarereklamong bogus na Stephanie, kilala niya rin at humingi raw ng paumanhin sa kanya. Abay, hindi lang ho nakukuha sa paumanhin. Meron ho, krimen ho to, identity theft. Ma'am, kung sinasabi niyo, repository din kayo ng mga records na ganyan, lumalabas ho sa inyong records, married na ho siya. So, paano ho natin kahit nasabihin repository, ito ho ba'y kinakailangan ng intervention ng hukuman? Tanong ho ma'am, para mabago yan. May kinakailangan masampahan ng kasong kriminal doon sa kanyang pagnakaw ng identidad because that's a criminal offense. Ano hong inyong magagawa para tulungan ho at maibalik ho yung totoong si Stephanie na siya? Sabi niya, ako si Stephanie, magpapatunay na ako si Stephanie at yung si ikaw na bogus na Stephanie, nandiyan ho sa Mindanao. Ma'am, marami hong nanunood sa atin, nakikinig sa atin. Simplify niyo ho, ano ho yung mga hakbang na dapat niyang gawin na para matulungan ho natin? Opo. Kung sa party po ng TSA, kailangan po namin talaga makita yung mga documents para makita natin kung ano po, kung tama ba or nasa database po. Pwede naman po i-check yan. Kung meron nga po at ginamit nga po ng ibang tao, so kailangan po talaga na may legal ano po yan. Action. Na para kung ano ba po talaga yung kung kailangan step na gawin. So, pwede po ma-advise po siya kung may lawyer siya or kayo po kung matutulungan sa part na gano'n. Sa part ng PSA po kasi, so check lang po rin namin kung tama yung mga documents na yan. Okay. Oh, sige ma'am. Stephanie, andyan ngayon si Thelma Kahanding. Ano? Ngayon, kung ano man ang gusto mong itanong para mabigay linaw na ikay matahimik na rin, na hindi kayong makatulog na ngayon maging malinaw na, mahalaga tong session na to na dapat mong tanong, itanong mo na lahat kay Thelma. Ayan, sige. Humarap ka sa camera, itanong mo na ang gusto mong itanong sa kanya. Kasi pagkakataon mo na to, sila yung PSA. Alright? Sige, tanong mo na. Yes po, Ma'am Thelma. Gusto ko po sanang ano, yung mapawalang ano sana, visa yung kasal ko. Sana matulungan niyo ako. At saka ano din, doon sa... Gusto ko ding tanungin po doon sa LCR ng Kiblawan sa Regis sa ano Kiblawan Davao del Sur na bakit po ano nakalusot yung ganong klaseng ano kasi yung sabi ang yung babae sabi kasi niya wala siyang ano mga dokumentong binibigay. Opo. Pero kilala niyo po yung babae? Yes po, opo. Okay. Umamin daw, ma'am. Umamin kasi, oo, umamin siya. Opo. Tapos alam din ng LCR doon sa ano, sa doon sa Kiblawan Davao del Sur na kilala din siya o kasi pumunta siya doon. Nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin para maano mapawalang visa yung kasal nila para maano ako makasal din ako. Kung titingnan mo talaga, bogus talaga may mong kasal. Bakit kasi pa yung ito? Nagkasal sa kanila at saka yung sa LCR, alam, ano din po, magkakilala po. May conspiracy to. Oo. Conspiracy to commit fraud. Sabi ng babae, yung gumamit ng pangalan ko, sabi niya na ano daw, walang dokumento siyang binigay, ano lang yung sa akin lang na birth certificate. Pero sinabi mo kanina, tribal marriage to. Yes po, tribal po. Ayun ang... Yes po.
kung legal ba yung magkasal, or kung tribal, ano man yan. Siguro, ma'am, ganitong gagawin natin to shorten, not to cut you off, ano? Samahan ho namin si Stephanie para makatulong ho kami at medyo maisiwalat ho natin to sa, yes, well, dito sa bansa ho natin na may nangyaring ganito para naman ho siguro dito sa parting to maging malinaw, okay? Ma'am, sandali lang ho kayo, no? Nandiyan sa linya ho natin si Marisol Flores, yung inarereklamong Stephanie daw. Marisol Flores, magandang gabi sa'yo. Wala ka signal! Waka signal! Dungog ba nimo ko? Ha? Oh, kumusta na ikaw diha? Marisol? Hello? Oh, oy! Musta na dyan? Ha? Oh! Unsa man tri... Oh, unsa man tribo nimo? Ha? A, E, I, O, U. Ha? No, sige, ganito na lang. Sayang yung oras natin dito. Telma, sinubukan natin dito. Na, sige, palayasin mo sa linya na yan. Wala tayong kwentang kausap nito. Magsasayang tayo. Ma'am Telma, sasamahan na lang ho namin to. At wala ho. Sa pagkasanita pa lang nitong peking si Stephanie, eh, di maintindihan. Tapos ipang-uugali. Parang, ah! Oh! Oh! Eh! Oh! Ma'am Telma, sasamahan ho namin to. Malalaman ho ninyo at para nang sa ganun, makatulong na rin ho kayo, tutulong na rin ho tayo rito para masampan ho ng kaso. At kung sino man ho nagkasal at kung sino man ho doon sa sinasabing, ano yung lugar doon sa Davao na sinabi mo? Sa Kiblawan, Davao del Sur. Kiblawan, Davao del Sur, na kung hindi nila ayusin kasi pupunta na. Sa opisina ninyo, Ma'am Telma, dito sa Manila, hindi ba? Apo. Alright, sasamahan ko namin. Salamat po. Sige ma'am, dadalhin ho namin to para medyo interesado ho kami. Alam ko naman, ma'am, may gagawa ho talaga kayo kasi hindi ho ninyo papayagan. Pekendo so yung mga dokumento dyan. Itutuwirin ho natin kung kinakailan sampan ho ng kaso. Itutulong na rin ho kami, ma'am, para dito ho sa kay Stephanie. Public service lang ho kami, ma'am, ha? Yes po. Well, we'll see you on Monday, ma'am. Salamat ho sa inyo. Good evening. Happy weekend na ho, ma'am. Good evening. Alright, sige. Ganito na lang. Huwag ka nang umiyak, okay? Alam ko, talagang pumunta ka talaga para makaabot ang sumbong sa amin? Yes po. Alright. Kahit malayo. Wala kang tinitirhan ngayon dito? May inuuwian ako doon sa Antipolo, kay malayo kasi sir, 3 oras yung ano, biyahe. Ganun talaga dito, malalayo dito. Di ka pareho doon sa inyo na pag sinabi mo dyan lang, isang tricycle lang. Oo nga eh. Isang pero, ano, habal-habal. Meron naman po, meron naman. Okay, ganito. Nag-aalala lang ako, ano? Nakaawa rin ako naman sa'yo, pero tutulong na kami. Salamat. At sa pagtulong namin dito, makakasiguro tayo may resulta to. Nandiyan din naman, standby yung aming lawyer pag nalaman niya. Pero mas magandang malaman muna sa PSA. Kasi magkakaalaman kung bogus yan. Eh. Original document yun sa inyo. Yes po. May mananagot dito. Okay? Okay. Okay ka na ba? Yes po. Kumusta naman ang nakita mo? Anong nakita mo sa Manila? Masaya ba? Malipay ka? Bisaya masaya ba? Masaya kasi ano po na... Dito lang po na ano yung problema ko sa inyo. Okay. Bisaya ka ba? Bisaya po. Unsa man tanawin mo sa Manila? Guwang patsyada bang Manila? Minsan din, ano po, Minga. Ha? Hindi naman po. O ba yung Tagalog? Di mag-Tagalog na ako. Ba't ako nagbibisaya? Pero kung gusto niyo pong mag-Bisaya, mas madali po kasi ano ko po yung lingwahe. Pero okay na rin kasi may iba hindi nakakaintindi Bisaya. Yes. Pero medyo happy ka ngayon. Sobra first time po. Mo bang pumunta ng Maynila? First time ko po. Oh, wow naman. Mindanao pa po ako. Pinuntahan ko lang dito para po ano sa inyo. At dahil dyan, may kakilala kong si Bren. At bibigay siya ng pocket money sa iyo. Salamat po. At nagbigay, ano pa rin? 5,000. Salamat po. Sigurado to kay Bren. Salamat, Bren. Nagbigay siya na? Mayroon isang James. Na? 1,000. O, di 6,000 na. Alright? Salamat po. Pangako namin sa iyo. Pamasahe kasi, ko na po kasi pagpunta mo sa amin, eh, nag-effort ka, yes, susuklian ka rin namin. Kasi naman kami, mapalad kayo, tumutulong kami sa iyo. Okay ka na ba? Po. Kung tutuusin po sana, sana wala po akong pamasahing pauwi. 300 na lang po yung alas. Huwag ka na mag-alala dyan. Alam na ni Bren yan. Okay. Bren! Ano na? Ako, may narinig ka. Oo, ako nang bahala. Oh, ta-translate na. Raymond, ano nga yung kambing dyan si Kiko? Pakapay mo? Eh? Ang sabi niya, wala ka ng problema sa pamasahe. Tuloy mo. Meron ng 5,000 tsak yun.
shoot sa banga. Okay. Ngayon, yung isa naman, manok, yung manok. Si, okay. Okay? O, si James yun. Pero teka muna, James inahin eh. Tilaok! Ayun, ano. Ibig niya sabihin, 1,000. Tuloy mo lang, James. Itaga mo sa bato. Okay? Chicken lang ang 1,000. Mm-hmm. So dahil dyan, kahit na nagka-problema ka, may gininto ang puso na si Bren. Kambing, Bren, it's an honor to meet you. Sabi niya. Sige pa. Marunong akong maawa. Mayaman si ako. Okay. Okay. Pababayarin daw ako eh. Okay. Si James, tila ako. Makukuha mo ngayon din mismo pagkatapos ng programa. Ayan ho yung mga sinasabi ho namin, yung mga The Bitag Morning Zoo. They can all be ready to help. Okay ka na? Sigurado ka na? Walang lukuhan to. Masaya po ako. Kasi pag nagsumbong ka, nagreklamo ka kay Tool Rappi na hindi tinawa ni Bren yung aming sponsor at saka si James, sira kami. Alam mo naman ako, ayaw namin masira yung aming integridad dito. Eh. Ha? Mahalaga sa amin yung tiwala. Ha? At pagpunta mo sa amin, tiwala yan. Nagbiyahe ka, nag-effort ka. Hindi ka namin, we will not fail you. Kasi nag-effort ka. So we will help you. Salamat. Okay? Yes, po. Layo pa ng pinanggalingan ito. Oo nga. Layo. Alright na? Salamat. So happy ka na ba? Sobra po. Gusto mo din sine? Pwede din. Oo, di ka pwede. Ibang usapan na yan. Si Ivy na yan, mamaya mag-usap na kayo. Higit sa sumbungan, embestigahan at anumang reklamong susolusyonan ang bitag pambansang sumbungan, aksyon, ora mismo. Hi! Ako si Veronica Luz Bernardo, 12 years old. Updated ka ba sa mga latest video ng Bitag Official YouTube TV? Tulad ko, ng mga magulang ko, at kapwa ko millennials, laging nanonood ng Bitag videos. Subscribe now!